pupurihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po muli sa biyaya ng buhay, kalakasan at kalusugan na patuloy na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon upang mayroon po tayong lakas at hininga na atin pong sama-sama magagamit sa atin pong paglilingkod sa ating buhay at makapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Hayaan niyo po na minsan pa ibatiin po ko po kayo ng maligayang kapaskuhan sapagkat mga ilang araw na lamang ay tunay nga pong pagdiriwang na po natin ang pagsilang ng ating manunubos. Kaya sa pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon na inais ko po na tunghayan natin ang bahagi ng banal na kasulatan, isang propesiya sa lumang tipan mula sa aklat ni Propeta Isaiah sa chapter 9 verses 6 and 7. Nais ko po basahin natin ito sa Tagalog at saka sa English. Kaya sundan niyo po ako sa aking pagbasa. Sabi po ng banal na kasulatan, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katuwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang si Yahweh. Sabi po ng NIV, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The seal of the Lord Almighty will accomplish it." Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ang ating pong tema sa araw na ito na ating pong bibigyan ng pansin ay what does Christmas means? Ano po ba ang hatid sa atin ng Pasko? Bakit po ba may Pasko? Ano ba ang kahulugan nito? Bakit po ba dumating ang ating Panginoong Hesus, pinayag ng propeta ang kanyang pagdating, at para saan ba ito? Well, ito pong ating binasa na passage sa isang prophecy, katulad po na sinabi ko sa inyo, prophecy about the birth of Jesus na ipinhayag ng Diyos para sa kanyang bayan sa pamamagitan ni Prophet Isaiah. At ito pong prophecy na ito ay nagpapahayag ng pagdating ng ating tagapagligtas at manunubos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. It speaks of the birth of Jesus. It speaks of Christmas. At dito nga, sa binasa kong bahagi ng banal na kasulatan, sabi po sa English, "Unto us, a child is born," referring to the humanity of Jesus, yung kanyang incarnation, who was to be born of a virgin woman. At ang sabi din po, "Unto us a child is born, unto us a son is given." So, yung a son is given, it refers to the deity of the Lord Jesus Christ. Alam natin na siya ang anak ng Diyos. Ang ibinigay ng Diyos ay ang kanyang anak na nagkatawang tao upang ipanganak ng isang birhen na siyang magtutubos ng ating mga kasalanan. Kaya kinailangan na siya ay magkatawang tao bagamat siya ay anak ng Diyos at siya ay Diyos, pero dahil nga kailangan ng manunubos para sa sangkatauhan, kinailangan ibigay ng Diyos, sabi nga, "Unto us a son is given." Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na nagkatawang tao ay ialay naman niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay hanguin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon.
So, ngayon pong pag-aaral natin ito sa araw na ito, ay meron pong apat na mahalagang kadahilanan ng Kapaskuhan ang nais ko po na makita natin. Kumbaga, what does Christmas means? Apat na bagay po ang makikita natin. Number one, Christmas means we have a God who keeps His promises. Meron tayong Diyos. Ang pag naalala natin po ang Pasko, kapag kasi na-celebrate natin ang Pasko, huwag nating kakalimutan na meron po tayong Diyos na tapat sa Kanyang pangako. At dahil tapat siya sa Kanyang pangako, ito'y Kanyang tutuparin. At nakita nga po natin dito sa passage na ating binasa, ito po ay prophecy, ito po ay pangako ng Diyos na darating ang mangliligtas at yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At ang sabi nga sa Tagalog, sapagkat ipapanganak, it was prophesied, ang pagdating ng ating Panginoong Hesus ay ipinangako ng ating Diyos Ama at ipapanganak ang isang sanggol na lalaki, ipapanganak ng isang birhen. At ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At marami pa pong mga prophets in the Old Testament, isa lamang si Prophet Isaiah na nagpahayag ng pagdating ng ating Panginoong Hesus. Now, ano po ang sinasabi ng bahaging ito ng banal na kasulatan dito sa aklat po ng Isaiah chapter 9, verse 6 and verse 7? Well, sinasabi po sa atin dito, pinapahayag ang katotohanan na meron po tayong Diyos na kapag ka nangako, siya po ay tapat na ito'y Kanyang tinutupad. Kaya may Pasko dahil meron po tayong Diyos na tapat sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabi nga po ng awit 18 verse 30, ang Diyos na ito ay ganap ang gawa at maaasahan ang Kanyang salita. Siya ay kalasag ng mayroong nasa at naghahanap ng Kanyang kalinga. So, ano sabi po dito? Ang Diyos na ito ay ganap ang gawa at maaasahan ang Kanyang mga salita. Kaya, salamat sa Panginoon na Christmas really is kumbaga pinapahayag nito sa atin yung katotohanan na ang Diyos na ito na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na ito na ating tagapagligtas ay Diyos na tapat sa Kanyang mga pangako. Dahil dito, we can fully trust His promises sa bawat isa sa atin. At ito rin ay pinahayag ni Apostle Paul sa aklat ng Roma chapter 1 verses 1 hanggang 3, yung pagdating ng ating Panginoong Hesus. So sabi nga po dito, mula kay Pablo na alipin ni Kristo Hesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa Kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David. So dito din po ay even Apostle Paul ay pinapatotohanan niya na talagang ang mga propeta ay maraming ginamit ang Diyos, tinawag ang Diyos ng mga propeta na naghahayag ng kapanganakan ng Panginoon pagdating ng ating Panginoong Hesus. At dito nga po ay tinutukoy mismo ni Apostle Paul kung sino itong dadating. Sabi niya sa verse 3, nasasaad sa banal na kasulatan ay tungkol sa Kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. So, noon pa man inihula na ng banal na kasulatan ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. At nung takdang panahon, yun nga po, pinanganak ang ating Panginoong Hesus more than 2,000 years ago. Bakit? Sapagkat ang Diyos na nangako sa atin ng tagapagligtas ay Diyos na tapat sa lahat ng Kanyang mga pangako. Lahat ng ito ay Kanyang tinutupad. At isa sa pinakamahalagang pangako ng Diyos ay ang pagpapadala ng manunubo sa sangkatauhan upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Yun ay walang iba kundi ang pagdating ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nagkatawang tao nung unang Pasko. At
ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, we have a God who keeps His promises. At dahil alam natin na siya po ay tapat sa kanyang mga pangako, mga kapatid, pagtiwalaan po natin ang pangako ng Diyos. Ang Diyos ay hindi po kailanman sisira sa kanyang mga pangako sa atin. Kung paanong kahit na ang mga tao na nangangako sa atin ay patuloy pa rin natin pinagtitiwalaan kahit na minsan ay napapako sila sa kanilang mga pangako sa atin, how much more itong Diyos na atin pong pinaglilingkuran, tapat sa kanyang mga gawa, tapat sa kanyang mga salita, at kailanman hindi po niya pababayaan na hindi mangyari ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga salita. Bakit? Sapagkat siya po ay tapat sa kanyang mga pangako. Sabi nga po ng Genesis chapter 28 verse 15, itong pangako niya tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. So, makikita natin na talagang isa sa katangian ito ng ating Diyos na pinaglilingkuran. We have a God who keeps His promises. Kaya mga kapatid, patuloy natin pagtiwalaan ang katapatan ng ating Diyos sa kanyang mga pangako sa atin. Hindi niya tayo bibiguin sa ating pagtitiwala sa kanya. Ikalawa po na mahalagang kahulugan kapag naiisip natin ang Pasko, number one, we have a God that keeps His promises. Pangalawa, Christmas means we matter to God. Pinapahayag nito na ang Pasko ay nagpapahayag sa atin na lahat ng tao, tayo po, ay mahalaga sa Diyos. Sabi nga po dito sa ating binasang passage, sabi sa NIV again, sabi, for unto us a child is given, or a child is born, unto us a son is given. So ano po ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, may ibinigay ang Diyos. At ang ibinigay niya ay ang kanyang bugtong na anak upang sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na kanyang ibinigay bilang tatanggap ng parusa ng kasalanan upang tayong lahat ay maligtas, ginawa ito ng Diyos. Bakit? Para tayo, nakabilang sa buong sanglibutan na mapapahamak, ay maligtas. So imagine niyo po, bakit ginawa ito ng Diyos na kanyang bugtong na anak, hindi niya in-spare, hindi niya po, sabi nga ng Romans chapter 8, kung hindi na ipagkait ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ano pa ang hindi kayang gawin ng Diyos para sa atin? Wala. So ibig sabihin, lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Even His own Son, His only begotten Son, hindi niya ito ipinagkait upang kayo at ako ay mailigtas mula doon sa tiyak na kapahamakan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. Ganyan po tayo kahalaga sa harapan ng ating Panginoon. Ibinigay niya mismo ang kanyang bukod tangi na anak. Maaari tayong iligtas ng Diyos sa pamamagitan ng mga mamahaling hiyas. Pwede niya tayong iligtas sa ibang kaparaanan or pwedeng ang gamitin niya kung tutuusin, marami siyang mga angels. Pero dahil hindi nga kaya, hindi maaari ang mga bagay na ito na makapagligtas sa atin sapagkat ang kasalanan ay kailangang bayaran ng dugo. So ano ginawa ng ating Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, nagkatawang tao, for unto us a child is born. Kailangang ipanganak ang ating Panginoong Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos, kasi kung sa kanyang kalagayan bilang Diyos, bilang anak ng Diyos, ay wala siyang kamatayan. Kaya kailangan na maging tao siya upang sa pamamagitan ng kanyang pagiging tao ay mamatay siya. Kaya pinanganak siya katulad natin, mayroong buto at laman at mayroong kamatayan. At yun nga po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Inialay niya ang kanyang sarili para sa atin upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan.
Ano ibig sabihin nun? Napakahalaga, mga kapatid. Napakahalaga po ng katotohanan ito kung bakit ito ginawa ng Diyos para sa atin. We matter most to God. Bawat isa sa atin ay napakahalaga sa harapan ng Diyos. Pinapakita sa atin ang bahaging ito ng banal na kasulatan na dapat nating isipin, may nagpapahalaga sa atin. May nagpapahalaga sa iyo. May nagmamahal sa iyo. Bakit po? Kasi alam niyo po, minsan sa buhay na ito, minsan kapag ginamit natin yung ating damdamin na madaya, minsan ang feeling mo ay wala kang halaga, minsan ang feeling mo, you are insignificant, sapagkat minsan tinitingnan mo ang iyong sarili doon sa iyong mga limitasyon, maaaring hindi ka kasing ganda o kasing pogi ng iba, o maaaring hindi ka kasing tagumpay ng iba, ng iyong marahil ng iyong mga kaibigan, mga mahal mo sa buhay, tinuturing mo ang iyong sarili na para bang ikaw ang pinakakawawa o pinakamababa sa kanila. Kaya minsan ang idea mo ay parang hindi ka mahalaga. You are nothing kasi wala ka pang napapatunayan. You are insignificant. Kaya nga yung iba, kapag ganito po ang kanilang nararamdaman, kakaranas sila ng depression, para bang ang idea nila ay wala na silang silbi. Pero ang totoo, yun ay kaisipan lang nila. Kaya minsan nakikita po natin, ito ang nagtutulak sa maraming mga tao na magpakamatay. Kasi yun ang pakiramdam nila sa kanilang sarili. They are insignificant. Na para bang kahit mawala sila, parang hindi sila hahanapin. Parang okay lang na mawala sila dahil wala namang nagmamahal sa kanila. At yun nga minsan ang ginagawa nila, tinutuloy nila, talaga nagpapakamatay sila. Pero ano po yun? Yun po ay daya ng kaaway. Hindi po yun totoo, because sa harapan po ng Diyos, bawat isa po sa atin, mga kapatid sa Panginoon, ay tunay na napakahalaga. At yan po ang sinasabi sa atin ng Kapaskuhan. Kaya nga dumating dito ang Panginoon, imagine ninyo, hindi naman, kung tutuusin, hindi na kailangan gawin yun ng Diyos. Kung tayo ang nagkasala, tayo ang dapat parusahan. Pero dahil nga po sa pagmamahal ng Diyos sa atin, instead na iparana sa atin yung parusa, ang ginawa niya, isinugo niya yung kanyang bugtong na anak upang siyang tumanggap ng parusa para sa ating mga kasalanan. Upang tayo naman na nananalig sa kanyang bugtong na anak ay magkaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Kaya ito po yung pangalawang katotohanan. Ikaw at ako, mahalaga po tayo sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, naparito ang Panginoon para po sabihin sa atin ang katotohanan ito. Ang totoo, ini-announce po ito ng angel na bawat isa, lahat ng tao, tandaan niyo po, huwag po kayong padaya doon sa kaisipan na ang Pasko ay para lang daw sa mga bata. Hindi po totoo yon. Ang announcement po, ang pronouncement ng angel, ang Pasko ay para sa lahat ng tao. Kaya sabi po ng Luke chapter 2 verses 10 and 11, sabi, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. So imagine niyo, lahat ng tao, hindi lang bata. So Christmas is not just for children. Christmas is for everyone, sapagkat ang lahat po ay nagkasala, bata, matanda, mayaman, mahirap, lalaki, babae. Ang Pasko ay para sa lahat ng tao, sapagkat ang Pasko ay sinasabi sa atin ng Diyos, all of us, we matter most to God. Kaya nais niya tayong iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya sabi ng verse 11, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David, sino? Ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Kaya ito yung dahilan kung bakit may Pasko. Kasi merong manunugos na dumating upang hanguin tayo sa ating
kasalanan at iligtas tayo mula doon sa kapahamakan at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So yun po yung makikita natin mga kapatid sa Panginoon. At kung titingnan natin, talagang ang Pasko ay nagpapaalaala sa atin na talagang mahalaga tayo sa Diyos. Bakit? Kasi imagine ninyo, ang katumbas ng buhay ng bawat isa sa atin ay ang napakahalagang buhay ng kanyang bugtong na anak. Upang tayo ay maligtas, kailangang mamatay ng ating Panginoong Hesus. Upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo naman ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung kapalit. Ganun tayo kahalaga sa ating Panginoon. Alam niyo po, makikita din natin kung paano pinapahalagahan ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kapag binasa niyo po yung 1 Chronicles chapters 1 hanggang 8, makikita niyo po doon na ang dami po doong mga list of names, actually long list of names, sapagkat 8 chapters ay binanggit po doon yung listahan ng mga lipi ng mga Israelita o mga Hudyo. Well, I'm sure, maaaring katulad ko noon, kapag tinignan po natin ang mga listang ito, alam ko na bihira sa atin na magkakaroon po ng interest para basahin po itong mahabang listahan ng mga pangalang ito. Ngunit alam niyo po, pagdating po sa mga Hudyo, para sa kanila, itong mga listahan na ito ng mga pangalan na nilalagpas-lagpasan lang natin pag binabasa natin, sa mga Hudyo, ito po ay napakahalaga. Sapagkat yung mga pangalan nila na naroroon ay pagpapatunay na mahalaga sila sa ating Diyos. At ang maganda dito, makikita natin sa mga listahang ito ay kaya po itinala ito sapagkat naisabihin ng Panginoon, wala akong sino mang kinakaligtaan sa inyo. So, bilang bahagi ng lipi ng Diyos, ng mga Israelita, mga Hudyo, talaga tinitrace nila yung kanilang mga generations, yung kanilang lahi. At nandoon, matitrace po nila ito. Bakit? Kasi nga po sinasabi ng Panginoon, ganun kayo kahalaga sa akin at hindi ko lilimutin ang inyong mga pamilya, hindi ko lilimutin ang inyong mga angkan sapagkat mahalaga kayo sa akin. Kaya kung titingnan po natin sa ating panahon, kung sa mga Hudyo mahalaga sa kanila yung mailista ang kanilang mga pangalan, sa atin naman ngayon na nagdiriwang ng Kapaskuhan, sinasabi sa atin ng Panginoon na kung tayo ay nagdiriwang ng Kapaskuhan, alalahanin natin na naparito ang ating Panginoon para iligtas tayo, ibigay ang kanyang buhay para sa atin upang magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ganyan tayo kahalaga sa Panginoon. At maging sa bagong tipan po, mga kapatid sa Panginoon, again, makikita natin kung gaano po tayo pinahalagahan ng Diyos, bawat isa. Kung natatandaan niyo sa Luke chapter 15, ay meron pong talinghaga ng ito yung tinatawag na Lost and Found chapter. Sapagkat sa bahaging ito ng banal na kasulatan ay merong mga bagay na nawawala. Ang una po ay yung pagkawala ng isang tupa na nasa kalagitnaan ng isang daan. So anong ginawa daw po ng Panginoon? Iniwanan yung siyam na putsyam upang hanapin yung isang nawawala. Again, makikita po natin isa pang kwento o talinghaga ay merong isang babae na merong 10 coin sa lapi. Nawala yung isa, hinanap niya yung nawawala. Nakita din po natin na mayroong isang ama doon sa pangatlong talinghaga na mayroon pong 2 anak at nawawala yung isa dahil doon sa pagiging alibugha, pero hinihintay siyang matyaga ng kanyang ama. Kung titingnan po natin ito, maaaring sa biglang tingin parang di natin makita yung significance ng mahalagang nawawala. Pero kung titingnan po natin mula doon sa isang daan na nawala ang isa by percentage, ang percentage ng 100 na ang 1 sa 100, ang ibig sabihin lang nun ay 1%. Kaya kung tutuusin, mas marami pa yung
naiwan 99. So why bother to look for that one? Samantalang meron ka pa namang 99. Pero dito pinakita sa atin na kahit na iisa, napakahalaga sa Panginoon, hinahanap niya. Again, yung 10, kung titingnan po natin yung nawalang isa, by percentage, 10% yung nawala. Kaya mahalaga 10% lang yung nawala. Ang naiwan naman ay 90%. So, okay lang. Pero again, nakita natin na pinapakita doon na anumang mga nawawala ay hinahanap sapagkat napakahalaga ng bawat nawawala. At kapag ito'y nasusumpungan, ay nagdiriwang ang mga nakasusumpong. At ang nakita natin doon sa pangatlong talinghaga, sabi, it is about the prodigal son, the lost son. At kung titingnan natin ang percentage ng isa sa dalawa, of course, 50%. Kaya gaano kahalaga yung nawala? Napakalaking halaga po, 50%. Pero sa lahat ng ito, ang pinapakita sa atin ng Panginoon, everyone is important to God. Hindi lamang yung 50% ang importante sa Diyos. Even yung 1% na yon na nawala, importante sa Diyos. Kaya hinahanap niya, pinapahalaga niya. Bakit? Kasi ganun po tayo. Bawat isa sa atin na nawawala ay mahalaga sa Diyos. Kaya kung titingnan po natin sa harapan ng Diyos, tinuturo sa atin ang parable na ito, na anumang nawawala sa Diyos ay tunay na mahalaga. At gagawin ng Diyos ang lahat, whatever it takes, para lamang mahanap itong nawawala. At ganun ang ginawa niya sa atin. Sa pamamagitan po ng Pasko, pinakita sa atin ng Diyos, we matter to God. Why? Para tayo makabalik sa Diyos, binigay niya yung kanyang bugtong na anak upang sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus, tayo na nananalig sa Kanya ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakita natin, mas mahalaga tayo sa tupa, mas mahalaga tayo sa coin, kaya hindi nagatubili ang ating Diyos Ama upang isugo ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay makapanumbalik sa Kanya. Kung sa Diyos napakahalaga ng tupa, how much more mahalaga ka sa Diyos? We are important to God. We matter to God. Kaya yan po ang dapat natin maunawaan about Christmas. Kaya may Pasko kasi pinapahalagahan po tayo ng Diyos. Ayaw po ng Diyos na mapahamak tayo dahil sa ating mga kasalanan. Kaya ang ating Panginoon ang tumanggap, siya po ang umako ng ating parusa upang magkaroon po tayo ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. That's the second point. We matter to God. Thirdly, Christmas means our sins can be forgiven. Sabi po ng Mateo chapter 1 verse 21, maanak siya ng isang lalaki at ito'y panganganlan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So ito yung maliwanag na purpose kung bakit naparito ang Panginoon. Hindi lamang para magpagaling ng karamdaman, hindi para yung ating mga material possessions, para tayo i-prosper materially, financially. Kailangan natin ito. Pero hindi ito ang pangunahing pangangailangan natin bilang mga spiritual na tao. Naparito ang ating Panginoon dahil alam niya ang pangunahing nating problema ay kasalanan at hindi tayo makalalaya sa kasalanan. Kahit anong gawin natin, tayo'y alipin ng kasalanan. At tanging ang ating Panginoong Hesus na hindi nagkasala. Siya ang may kakayahan para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Kaya inialay niya ang kanyang buhay upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Alam natin 'yon. Lahat tayo, we are all sinners and the only cure for our sins, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ng Roma chapter 3 verse 23 and 24, sapagkat ang lahat ay nagkasala,
at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. So, yan ang dahilan ng Pasko. Jesus came on Christmas Day. Bakit? Upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Christmas means our sins can be forgiven through Jesus Christ. At ano nangyari? Ano nangyayari kapag tayo po ay pinapatawad ng ating Panginoon? Tatlong bagay. Number one, yung kapatawaran na ito ay instant. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan maghintay. Kapag ikaw ay nanalig sa Diyos, nanalig sa Panginoong Hesus doon sa kanyang ginawa doon sa krus, instantly, yung pangako ng Panginoon na ikaw ay patatawarin sa kanyang kasalanan, nangyayari po agad yun. At naranasan po natin yun. Secondly, it's undeserved. Ibig sabihin po, hindi po dahil tayo ay merong ginawa kaya kailangan ng Panginoon na mamatay bilang sukli sa ginawa natin. Hindi po, wala pa po tayong ginagawa. Ang Diyos na ang nag-alay ng kanyang sarili para sa atin. Ibig sabihin, we don't deserve it. We don't earn it. Pero dahil nga sa pag-ibig ng Diyos, dahil we matter to God, ang ginawa niya, inialay ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili doon sa krus upang ang ating mga kasalanan ay kanyang linisin at patawarin para sa atin. At pangatlo, it's complete. Ibig sabihin, kapag ka ikaw ay pinatawad na ng Panginoon, nanalig ka sa Panginoong Hesus, lilinisin ka sa lahat ng uri ng kasalanan. Sapat kasi ang ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus para lahat ng kasalanan ng tao ay anumang uri ito, gaano man kalaki, lahat ng kasalanan ng tao ay kayang linisin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. Ito ang sabi ng aklat ng Hebreo chapter 8 verse 12. Sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan. So, ang Diyos ang nag-offer agad nito sa atin. Nakahanda siyang patawad sa atin ng ating mga kasalanan. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo doon sa krus. Ang kailangan lang nating gawin ay manalig sa Kanya. At kung alam mo na ikaw ay isang makasalanan at nag-o-offer ang Panginoon ng pagpapatawad sa iyong kasalanan, ano kailangan mong gawin? Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Huwag ka nang manatili sa iyong kasalanan. Bagkus lumapit ka sa Diyos na nangangako na ikaw ay kayang patawarin. Lilimutin niya ang iyong kasalanan. Bawat isa sa atin na nanalig sa Panginoon, ganun po ang ginawa ng Diyos. Hindi niya na inaalala yung ating mga kasalanan. Kaya ang sabi, tayo ay bago ng nilalang sa harapan ng Diyos. So, anong bunga nito sa atin? Ang bunga nito sa atin dahil sa ating pananalig sa Panginoong Hesus, sabi, hindi na po tayo parusahan. Wala nang anumang parusa sa sino mang nagpag-isa kay Kristo Jesus. Kumbaga parang ang ginawa sa atin ng Panginoon, binigyan tayo ng isang bagong slate, isang bagong buhay ng pagsisimula, kaya nga born again. Yun yung dahilan kung bakit tayo tinatawag na born again. Kasi ibig sabihin, yung dati nating buhay na mapapahamak ay binigyan na ng kalubusan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. Kaya we are confident na doon sa ginawa ng Panginoong Hesus, our sins can be forgiven. Yun yung pinangako ng Panginoon. Ang kailangan lang natin gawin ay manampalataya. At dahil ang bawat isa sa atin nananampalataya na, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo ay bago ng nilalang. Kaya kung kayo man po ay hindi pa nananalig sa ating Panginoong Hesus, pahayag niyo po ang inyong pananampalataya at ang sabi ng banal na kasulatan, patatawarin kayo sa inyong mga kasalanan at hindi na aalalahanin pa ang mga kasalanan ito. Yan po ang pangatlong katotohanan na daladala ng Pasko. Our sins can be forgiven. And lastly, ano po ang resulta nito kapag tayo po ay nanalig sa ating Panginoong Hesus? Ano po ang pinapangako sa atin? Ang maganda po, mga kapatid, panghuli at pangwakas,
ang Christmas ay nagpapaalaala sa atin that we have a secured future. Sabi po ng John chapter 14 verses 1 hanggang 3, sabi, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. At kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirahan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Now, ano itong sinasabi ng Panginoong Jesus na ito? Ano itong pangako ng Panginoon sa mga disciples sa atin? Kasi noon, nung ipinangako ito ng Panginoon, nakita niya yung mga alagad dahil siya'y paalis na, nalulungkot. Ngunit pinayapa ng Panginoon ang mga alagad at sinabi niya, huwag kayong mabalisa sapagkat ako'y aalis, pero ang gagawin ko ay ihahanda ko ang inyong lugar na kung saan you will be permanently residing with me. At alam natin kung saan ang permanent residency ng bawat nananalig sa Diyos. Yun ay walang iba kundi doon sa kalangitan. Kaya dito makikita natin na very special ang inihahanda ng Panginoon sa mga nananalig sa Kanya. Siya mismo ang magpe-prepare. Kaya very special tayo at siya rin mismo ang magpe-play na like a good host na sa Kanya muling pagbabalik, tayo naman na Kanyang mga alagad, na mga disciples, mga mananampalataya, ay siya mismo ang mag-a-usher sa atin papunta doon sa mga lugar na inihanda niya sa atin very specifically. Napaka-special natin sa Diyos para gawin niya ito sa atin. Sino nga ba tayo sa Kanya para gawin niya ito sa atin? Well, simply lang, we matter to God. At dahil tayo ay mahalaga sa Diyos, anong sabi ng Panginoon? Dahil sa ating pananalig, dahil sa kapanganakan ng ating Panginoong Yesus, nanalig tayo sa Kanya, ang pangako ng Panginoon sa lahat ng mga nananalig sa Kanya, we have a secured future. Hindi ang permanente nating tahanan ay hindi dito sa lupa. Kaya yung kaisipan na ito, yung bagay na ito, itong future na ito, the thoughts of our future should give us a blessed hope sa kabila ng mga maraming mga hamon ng buhay na kinakaharap po natin sa mundong ito. Sa kabila ng mga karamdaman, kahirapan, sa kabila ng mga kaguluhan, at kawalan ng katiyakan, itong katotohanan na ito na mayroong inihahanda ang Diyos para sa bawat isa sa atin na nananalig sa Kanya, ito yung magsilbi na motivation sa bawat isa sa atin na lalong tingnan o laging tingnan yung mga pangako ng Panginoon sa Kanyang mga anak, tayo na nananalig sa Kanya. Na ang sabi ng Panginoon, He is preparing a place for us, very special place for us, upang kung nasaan siya ay naroon din tayo. What is that? That is a secured future sa pamamagitan po ng ating Savior, ng ating Panginoong Yesus. Kaya mga kapatid sa Panginoon, this should bring us joy during Christmas. At hindi lamang during Christmas, kundi sa lahat ng panahon ng ating buhay. These thoughts should bring us joy in our lives. Bakit? Kasi Christmas means we have a faithful God. Meron tayong matapat na Diyos na nangako sa atin na ang ating Diyos na ito ay tapat at hindi niya binibigo ang anumang mga pangako niya sa atin. And because of Christmas, pinapakita din sa atin na ang Christmas, kaya may Pasko, it's not for God. It's for all of us sinners sapagkat hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Christmas means we matter most to God. Ano pa't sinugo niya ang kanyang bugtong na anak na siyang namatay para sa atin upang sa ating pananalig sa ating Panginoong Yesus ay magkaroon tayo ng buhay, kapatawaran sa ating mga kasalanan, buhay na walang hanggan. Hallelujah! Purihin ang Panginoon.
sapagkat sa pamamagitan ng Pasko, alam natin, our sins can be forgiven. At ipinangako ng Panginoon dahil sa ating pananalig sa Kanya, mayroon po tayong secured na future. At mismo ang Panginoon ang naghahanda ng lahat ng ito para sa atin. And one day, as the Lord had promised in His Word, babalik siyang muli upang kunin ang bawat isa sa atin. Ngunit nakalulungkot, bagamat babalik siya upang tayo po ay dumoon sa kalangitan, sabi ng banal na kasulatan, sa pagbabalik niya, hindi na siya babalik para iligtas ang mundo. The Lord Jesus will come back para po sa mga hindi nanalig upang sila po ay hatulan ng Kanyang salita. Ngunit tayo mga kapatid sa Panginoon, let us continue serving God hanggang hintayin natin ang ating Panginoon hanggang sa siya ay muling bumalik at may kagalakan tayong sama-sama maglingkod sapagkat tunay nga na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na buhay at makapangyarihan at karapat dapat po na tumanggap ng lahat ng parangal dahil sa ginawa niya sa ating buhay, ang isukli natin ay patuloy po tayong mag-alay ng ating buhay bilang haing buhay. Ipaglingkod po natin ang ating buhay sa Panginoon. Ipakilala natin ang ating Panginoon sa mga hindi pa nakakakilala. Ipakilala natin ang pagliligtas ng Panginoon sapagkat ang Panginoon lamang ang tagapagligtas at marami ay mapapahamak kapag hindi lang narinig ang mensahe ng Pasko na siyang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoon sapagkat meron tayong tapat na Diyos sa Kanyang pangako. At tayo mga tao ay mahalaga sa Diyos. Kaya mas minabuti niya ng Kanyang bugtong na anak ang mapahamak sa halip na tayo. At tayo ay mapatawad sa pamamagitan ng ginawa niya doon sa krus at magkaroon tayo ng tiyak, secured na future sa piling ng Diyos sa kalangitan dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid sa Panginoon, have a blessed Christmas season at patuloy po na tayo po'y may kagalakang maglingkod sa Panginoon hanggang sa siya'y muling dumating. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Our Heavenly Father, we give you glory and praise. Binibigay po namin sa iyo ang lahat ng parangal sapagkat tunay nga na sa pamamagitan ng Kapaskuhan ay nakita namin ang mahalagang katotohanan ng ito. That you are a God who keeps your promises. Na ikaw ay tapat na Diyos, nang lahat ng iyong mga pinangako ay iyong tutuparin. Kaya naman, nagtitiwala po kami sa iyong pangako. Nagtitiwala kami na dahil sinabi mo, Panginoon, ito'y totoo. Alam namin, O Diyos, dahil sinabi mo na lahat ng nananalig sa iyo ay binigyan mo ng karapatan upang maging anak mo, linisin sa anumang karumihan. Alam namin, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong kamatayan, aming Panginoong Hesus, ay mayroong kapatawaran sa aming mga kasalanan at mayroong buhay na walang hanggan. Kaya salamat po. Salamat na sa pamamagitan ng Kapaskuhan, alam namin, mahalaga kami sa iyo, Diyos. Dahil hindi mo po in-spare mismo ang iyong anak upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tanggapin namin ang buhay na walang hanggan. Salamat, O Diyos. Napakahalaga namin sa iyo. At matagpuan mo na, wow, God, na makita namin ang aming sarili doon sa pagpapahalaga na binibigay mo sa amin. Huwag namin makita ang aming mga kahinaan, kundi tingnan namin ang aming mga buhay kung gaano mo ito pinapahalagahan sa iyong kamay. Sinabi mo nga po, O Diyos, walang sino man makaaagaw sa bawat isa sa amin sa iyong kamay. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagpapahalaga sa amin. Makita po namin, dalangin ko po sa iyo, O Diyos, na makita po namin lagi ang katotohanan ito, na kami po, O Diyos, ay mga nilikha mo, special. Hindi po kami insignificant sa mundong ito. We are very precious before your sight, O God. Kaya naman, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Salamat po that we have a secured future dahil sa aming pananalig sa aming Panginoong Yesus. Isang araw, alam namin, muli kang darating, Panginoong Hesus, upang iligtas, upang ang bawat isa sa amin ay isama sa iyong piling dyan sa kalangitan, upang sumaiyo magpakailanman.
Salamat po sa special place that you are preparing for all of us. And we are truly blessed, O God, sa katotohanan ito. We are confident of our future dahil ikaw po ang nangako ng mga pangakong ito. Salamat po sa iyo, Diyos, sa iyong kapurihan, sa iyong kaluwalhatian. Hallelujah. Glorify your name. Hallelujah.